are single target. Mm. So kapag dumating sa point na maipit sila dito or makuha, mayakap sila ni Raflesia, Kufresia, by the way. Kufresia. Mahihirapan dito yung Bren. But yeah, ang kinagandahan sa lineup ng Bren is pwede sila mag-focus on the split push. So yun yung maganda na ginagawa ng Bren Esports ngayon. Raging Sandstorm, gusto i-depensa ang Torre dito ni Cartese. Pero si Cartese at si Ribo ang gustong kunin ng first blood. But Cartese falls down. Which is the double-edged sword for this team. Speaking of double-edged sword, si Ribo ang nakakalamang dito sa gold. But is this going to be a setup for Echo here? Hades, two-man knock-up galing doon sa Bren Esports. Pero nakuha doon si Hades. Ito kay Flaptizy Hero, which is the Benedetta. Napakabilis mag-clear na minion wave. So mas madaling mag-focus para sa kanya to go for split push. Split talaga ngayon ang sagot ni Bren. And so far, they're doing good in their entrance. Entering for the mid game. Pero laban, tuloy-tuloy sa taas. Ayun na ang Way of the Dragon ni Ribo at sabay-sabay na rin babanda dito. Hades with that Thorned Rose si Lusty ang gusto nilang kunin. Sprint pero hindi na ata makaiwas doon. Wala sila at kapag hindi na naman sumama sila si Hades, oh, pero nga, Cartese falling down. Si Few nakuha ng kill setting up that fight. Si Lusty nandun sa likod pero ngayon ang kinailangan lang si Cartese. Kanila. Mukhang ginagamit nila ngayon ang purple para sa trap ng Bren Esports para makahuli dito ng isa. But si RK3 ang unang target to ni Cartese. Tempest of Blades looking into play or making into play pero nandun pa rin. Si Raflesia ang naging factor doon ng pag-fall ng Echo. Isa pa. Nakakuha na naman doon ng Bren. Kanina ng Echo, ginagawa nila ngayon against that team. Pero nga, eto na nga yung tama siya sa'yo mo, Chantel. Pero ngayon, si Bren kukunin na rin. But that is a killing spree, for Few. What's the umbrella na pupulol? Bren Esports is finally activated. At eto na nga ang hinihintay nilang pagkakataon. Sanay sa pressure. Pero ang laban tuloy pa rin mismo sa base ng Echo. Ta-targetin dito, Raflesia will be falling down in the hands of Cartese. Is Bren Esports finishing this now? Napakaganda ng ginawa ng Bren. Ginawa ng Echo, they're using the buffs as traps. Pero now, Cartese is on a roll trying to take down Cartese. Tempest of Blades, Benny taking down Carl. That is the killing spree na kinailangan ng Echo. Ito na ba ang kailangan nilang gawin para dumiretso na sa laban? Are they deciding the fate of Bren Esports now? Louder. Echo. Lagi sa damuhan. Eh, no? Damuhan. Kumbaga, yun yung ano eh. Yung kailangan gawin dito ni Lusty. Kailangan niya malagi mag-face check. Pero ngayon, speak of face check, si RK3 ang napanganib dito sa kamay mismo ng Bren Esports. Corn! At ito lang nga, nakakuha pa si Cartese falling down. Hades nagkaroon ng trade from Bren and Echo. That is 2-1. At ang Bren Esports has the edge to push this now. Alam mo kung ako yung Lord, mamaya-maya magta-type na yan eh. Pagod na ako. Pagod na ako. Pagbigyan nyo na. Pagbigyan nyo lang. Ayan na, setup Raging Sandstorm. Pinalabas doon. Nakuha si Cartese. Bren Esports following up si Cartese. Nandito na rin. Bren and Ribo targeting Benny Cutie. Oh, that is Trip Echo. Nahiwalay pero sumagot na ang real world manipulation. Bren Esports falling back. Wow! Ribo! The doctor has fallen. Dalawa ang nakuha doon sa side ng Bren Esports. Yung net worth, 59.5 para sa Echo, 57.3 para sa Bren Esports. Pero maraming pang pwedeng passive gold na makuha ang Echo dito. So again, tingin ko hindi na magiging factor ito pagbabata ng late game. Conceal kay Lusty. Nakaramdam doon ng Echo. Sino makakakuha dito ng Lord? Ito na ba? Oh! Echo! Ang nakakuha ng Lord! It was the Battle of Retry. Si Raflesia on the low dito. Pero nasaan si Benny Cutie? Nakakuha, nakatarget sa dito kay Ribo. Falling down in the hands of Hades. Is this go time for Echo? Lord approaching in the mid lane of Bren Esports. Laban against Bren. Eto na ba, didepensa ngayon ng Bren, pero meron ditong Lord. Hinaharangan ng Guardian's Barrier, pero si Cartese, nandito pa rin ang damage ng DPS niya, pero will it be enough? Bren Esports is trying to defend. Two-man knock-up, Lusty and Flaptizy. Si Benny Cutie pumasok sa likod, pero yun, nahuli si Few! At ang nangyayari dito, si Echo is dictating ang bagyo nasa loob ng M2 World Champions!
Echo proud. The Echo is louder this time. Echo Philippines, this is their